So let us start, mga ka-taxpayer kong minamahal. Meron ba kayong question? Meron po tayong question na naka-reserve po. Unang question po galing kay Ms. Melba. If there's no valid receipt for the transaction, like in the case of notarial, photocopy, meals, etc., but the EWT was shouldered and reported to the BIR by the taxpayer, will such transaction be automatically allowed as deductible? Hindi. How will the taxpayer report this now in the Alpha List of Payees when the details, especially the TIN, name, and address, are not available but the corresponding tax has been remitted? Okay, ang daming question eh. Number one, binidel mo yung tax pero walang resibo. Diba? Walang documentation. Eh, disallowed pa rin yan. Kasi anim yung requirements eh. Kanina sinabi ko, diba? Number 5, adequate records. And number 2, remittance of withholding tax. Ang ginawa mo yung number 6. Pero yung number 5, wala ka. Eh, disallowed yan. Kasi kulang yung ingredient. Diba? Hindi maglalasang adobo kung walang suka. And number 2, yung susunod mong tanong is, nag-withheld ako ng tax pero hindi ko nakuha yung pangalan ng abogado. Hindi ko rin nakuha yung TIN tsaka address. Lalo mong pinarusahan ang sarili mo kasi may rule sa bata, may rule ang atin under section 255 ata, failure to supply correct information at the time required by law. May penalty, minimum of 1,000 tapos may kulong pa na 6 years. Nag-withhold ka tapos hindi mo kinuha yung pangalan at TIN tsaka address. Definitely, meron kang failure to supply correct information sa BIR. Pwede ka ipakulong. Actually, may ganyan akong kaso. Sinasabi ko na sa'yo. Nakaabot na kami sa DOJ. Na-issue na ng warrant yung tao. Diba ang pinag-aralan natin is gumawa ka ng purchase voucher or expense voucher tapos pa-resibo mo sa BIR. Every time na nagpapanotaryo ka o nagpapaserox ka, papilapan mo sa kanila. Hindi mo kailangan mag-withhold ng tax kasi lalabas yan as casual supplier mo. So, walang withholding tax yan. So, yun yung answer ko dyan. Hindi yan allowable deduction. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro.